Wala nang palag o wala nang buhay nang iniahon ng mga otoridad sa hukay ang tatlong treasure hunters na pinaniniwala ang nalason at nasuffocate sa loob ng kanilang pinagmiminahan sa Misamis Oriental. Sa ganitong pagkakataon, ipinapakita ng trahedya sa Misamis Oriental ang kahalagahan ng kooperasyon ng publiko at mga otoridad sa pagpapatupad ng batas sa patakaran na naglalayong mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng bawat isa. Patrolwoman Rina Celestine Sendrijas, ibalita mo. Tatlong treasure hunters ang pinaniniwala ang nalason at nasuffocate sa ilalim ng lupa sa Barangay Baliwagan, Balingasag, Misamis Oriental nito lamang ika-isa ng Hulyo taong kasalukuyan. Ayon kay Balingasag Municipal Police Station Commander Police Captain Enrique Dungog, kinilala ang mga biktima na sina alias Albert, 48 anyos, alias Jeff, 30 anyos, at si alias Dodong, 16 anyos, at kapwa residente ng nasabing lugar. Samantala, ligtas naman ang 12 anyos na batang lalaki na kabilang sa mga biktima na nagsumbong sa mga otoridad na may natrap sa ilalim ng lupa. Batay sa inisyal na investigasyon, posibleng may nakamamatay na chemical sa lugar kung saan nila ginawa ang umano'y pagmimina. Sa inisyal ano po natin, investigation is, itong as a parish yung nangyari is, ano po, may alleged mining nangyari sa, ano nila, sa Barangay Baliwagan, na nasa kabilang ang bahay, secretly nagkukay sila doon, pamilya lang po, binin family lang po, bali, isa is mag-agaw, ang isa is anak niya yung dalawang minor. So, apan sa pagpasok nila sa sulod, nag-malfunction. Ang butas is, ang depth niya, ang lalim niya is around 25 feet, more or less. So, nandun sila sa ilalim. Luckily, yung isang minor nakagawas. But suddenly, ang tulo ka personahe na iwan sa ilalim at nag-malfunction yung compressor nila. Nag-leak ang gas hanggang nasuffocate po ang tatlo. Because ito sa nangyari ito is, we'll definitely investigate sa mga kapit na bahay or kalapit natin ng mga barangay para masuyo natin na maiwasan natin ang gandong nangyari. Kaya naman doon ang ating mayor na iwasan yung mga illegal, part 2 na iwasan natin yung illegal mining or treasure hunting kasi delikado ba sa ating mga sarili. Tulad ng incident ngayon, possible, hindi lang sila kung may sumunod pa kung may ganito pang mga aktibidades dito sa ating munisipyo. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Rina Celestine Sendrijas, alagad ng batas, taga-Taguyod ng Balitang Pulis.